Thank you.
Namaanaming Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Sapit namin muli ang pagkakataong ito para kami sumamba, lumalhati sa napakabanal mong pangalan. Maraming Diyos, katulad po ng aming inawi, sa pagsambang ito, alam namin lalapitan mo kami. Dito, matatamo namin ang kapayapaan na inahanap po ng aming mga kaluluwa. Nagtatapat kami sa iyo, Ama. Pagal na po ang bawat isa sa amin. Matindi ang aming mga alalahan. Lalong-lalong na po mga kumakalat na epidemya na kung aming titignan, nagdadala ng takot sa amin. Salamat hanggang ngayon, damang-dama namin ang pagkukupkup mo. Di mo kami pinababayaan, O Ama. Di lamang pinagkakaloob mo ang aming pangangailangan, kundi nililigtas mo kami sa lahat ng kasamaan. Kaya naman narito kami sa banal mong harapan, hanggang ngayon taglay namin ang pera mong buhay at lakas. Nanatili ang aming pananampalataya. Patuloy po kami ang maalam sa aming ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, O Ama. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Uli mong paging dapati ng bawat isa sa amin. Alam namin hindi kami makaabot sa pamantayan mo. Nagkukulang at nagkakasala kami sa iyo. Minsan pa, patawarin mo yung mga anak. Linisin mo po ang aming mga puso't kaluluwa. Namahipuin mo muli kami, basbasan kaming mga hinirang mo. Para patuloy kaming manindigan sa panig mo. Makita mong laling maging tapat ang iyong mga anak. Pagharian kami ng banal na takot sa iyo. Para anuman po ang dumating sa amin. Nakatalaga kaming sumunod sa iyo. Itanggi namin ang aming abang sarili. Mabuhay kaming may buong kabanalan. Na itinatanyag namin ang kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amahali ka po, haplusin mo po ang bawat isa sa amin. Ipidama mo ang kapayapaan hinahanap namin. Manghinayang ka po sa iyong mga anak. Alalahanin mo ang ginawa naming pagtatapat. Puhulan namin ito, Ama, para lagi kang mamalagi sa amin. Gabayan mo po kami para makarating kami sa bayang pinakahangad ng iyong mga anak. Kaya kami narito sa aming pagsamba para patuloy kaming makapag-ugnay sa iyo, Ama. Patuloy mong padaluyin sa amin ng iyong mga biyaya. Lalo na ang kalamang kailangan namin, O Ama, para sa gupain namin ng lahat ng pagsubok. May pagtagumpay po namin ang aming tungkulin at pananampalataya. Makina pong naitatanyag namin ang karangalan mo, ang karangalan ng iglesyang pinaglagyan mo sa amin, para lalo kang malugod sa iyong mga anak. Mulalhati naman namin ng iyong pangalan. Naritihanda mong muli ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming puso't kaisipan. Itimo mo po sa amin ang iyong mga salita. Ang tatanggapin namin magsilbing biyaya sa amin. Sa ikalalakas ng aming pananampalataya para magpatuloy kami sa maalab at marapat na mga paglilingkod sa iyo. Idinadalangin po namin ang lingkod mong kakasangkapanin mo. Ilangkap mo sa kanilang katalinuhan at kapangyarihan para magliwanag na lubos sa amin ang iyong mga salita. Lalo kaming maakay sa marapat ng mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Jesus, salamat po. Narito ka sa piling ng mga lingkod mo. Natutupad ang pangako mo sa amin. Aaliwin at palalakasin kami. At lagi kaming iugnay sa malapit ang aming mga pangangailangan. Matanggap po namin sa pamamagitan mo. Ama, bumabalik na kami sa iyo. Kapiling ka po namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Hapayapain mo po't palalakasin ang aming mga kalooban. Buong galang po naming hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo
Dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang leksyong tatalakayin po ngayon ay ituturo sa napakabanal na layunin po na maingatan ang pananampalataya at pananalig ng mga hinirang at hindi mahulog sa alinmang maling kaisipan o madaya ng maling aral at mahiwalay sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Huwag po sanang ipagkamali ng sino man na ang pagtuturong ito ay may layuring pulitsain ng sino man. Hindi po. Kundi ito ay upang lalong pumatag sa kanilang kahalalan, upang lalong magliwanag sa isipan ng mga hinirang ang pagkakilala sa sugo ng Diyos at sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Dapat din pong maunawa ng lahat na hindi katakataka kung bakit may mga taong lumitaw maging sa bayan ng Diyos na hindi itinaguyod ang mga aral na itinuro ng sugo. Dapat din pong maunawa ng lahat na ang inaasahan ng Diyos sa mga nakarinig ng mga aral na itinuro ng sugo ay dapat makita sa lahat hanggang sa dumating ang araw ng kaligtasan. Kaya sa leksyong inihanay po ng kapatid na Iranio D. Manalo na may pamagat na ang dakilang kahalagahan sa sangkatauhan ng pagsusugo ng Diyos ang siyang tatalakayin po natin, bagamat ngayon ay hindi po nang mayo at hindi nalalapit sa kaarawan ng sugo, ay inaasahang dapat pong maging maliwanag na talakayin pa rin alang-alang sa kapakanan ng mga hinirang. Alamin po muna natin, sino po ba ang may panukala at may gawa ng pagsusugo ng Diyos at ano ang kahulugan nito? Ganito po ang nakasulat sa Juan 6:29. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan iyong kanyang sinugo. Sino po ang may gawa ng pagsusugo? Ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ang may gawa niyan. Siya ang may panukala niyan. Kaya ano ang bilin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi, inyong sampalatayanan, iyong kanyang sinugo. Kaya dapat sampalatayanan, paniwalaan, at kilalanin ng tao ang mga sinugo ng Diyos. Eh bakit po sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang pagsusugo ay gawa ng Diyos? Ganito po ang nakasulat sa Hebreo 5:4. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Bakit pong sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang pagsusugo ay gawa ng Diyos? Sapagkat hindi makukuha ng tao o hindi matatanggap ng tao ang karapatan bilang sugo ng Diyos sa ganang kanyang sarili. Sino man anya ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito. E paanong magiging sugo ng Diyos ang isang tao? Ang sabi ng ating binasa, kung tawagin siya ng Diyos, sino ang halimbawa? Si Aaron. Sa makatwid, ang pagiging sugo ng Diyos ay hindi self-appointment. Hindi ikaw lang ang nagsabi na sugo ka ng Diyos.
Hindi, kundi may patotoo ang Diyos sa karapatan ng sino mang sinusubo niya na nakasulat sa banal na kasulatan. Tulad ng mga sinugo nung una, bago pa sila ipinanganak, tulad ni Apostol Pablo, may hula na sa pagiging sugo niya. Tulad ng kapatid na Felix Manalo, bago pa man siya ipanganak, may hula na ang Biblia tungkol sa karapatan niya bilang sugo ng Diyos. Hindi self-appointment ito, mga kapatid. Hindi kung ano lang ang nanasok sa isipan ng sino man, ay itatanyag niya na yung kanyang sarili na sugo ng Diyos. At automatic, sugo nga siya. Hindi po. Kinakailangan ang Diyos ang maglagay sa kanya at ang inilalagay ng Diyos, may patotoo ang Diyos na hula na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sa mulat-mula pa, ano ang dakilang layunin ng Diyos sa kanyang pagsusugo? Ganito po ang nakasulat sa ikalawang kronika, 36:15. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumabangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Sa mulat-mula pa, ano dakilang layunin ng Diyos sa kanyang pagsusugo? Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon, ang Diyos, nagsugo sa kanila sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan. Sa makatwid, ang layunin o dahilan ng paglalagay ng Diyos ng kanyang mga sugo ay bunga ng habag at awa sa mga tao. Hindi para mag-perpetuate ng alinmang financial entity. Hindi po. Hindi para sa komersyo o commercial purposes ang paglalagay ng sugo ng Diyos. Hindi para mag-generate ng alinmang pagkakakitaan o salapi. Hindi yon ang dahilan at layunin ng pagsusugo ng Diyos. At hindi yon ang ginagawa ng tunay na sugo ng Diyos. Sa halip, ang tunay na sugo ng Diyos, ang ituturo ay ang kalooban ng Diyos sapagkat ang dahilan kaya sa sinugo ng Diyos ay dahil sa habag at awa ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya maging sa panahong Kristiyano, ano rin ang dakilang kahalagahan at layunin ng pagsusugo ng Diyos katulad ng ginawang pagsusugo kay Apostol Pablo? Ganito po ang nakasulat sa Gawa 26:17-18. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinakaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ano pa po ang dakilang layunin at kahalagahan ng pagsusugo maging sa panahong Kristiyano? Patulad ng narinig nating binasa sa banal na kasulatan patungkol sa pagsusugo ng Diyos kay Apostol Pablo, ang sabi ng Diyos, iniligtas kita sa bayan at sa mga hintil, sa kanila'y sinusugo kita. Bakit po? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa makatwid, napakasagrado at napakabanal ng layunin ng Diyos sa kanyang pagsusugo mula pa noong una maging hanggang sa panahong Kristiyano
at maging mga sa huling araw na ito. Kung mapapansin ang lahat, ang dahilan ng pagsusubo ng Diyos ay upang ang tao mamulat sa liwanag ng katotohanan o ng aral ng Diyos, upang mawala sa kapangyarihan ng kadiliman, upang mapatawad sa kasalanan, at upang maligtas. Kaya ang banggit namin kanina, napakasagrado ng layunin at ginagawa ng mga sinugo ng ating Panginoon Diyos. Subalit, bagamat ganyan kasagrado o kapanal ang layunin ng Diyos sa pagsusugo, at ito naman ang tinutupad ng mga tunay na sugo ng Diyos, at ang marami o ang ilan sa mga huling araw na ito ay saksing buhay sa naging paggawa ng kapatid na Felix Manalo na tunay na sugo ng Diyos. Subalit sa kabila ng ganyang kabanalan at kasagraduhan ng mga paggawa, ano ang noon pa ay ginagawa ng iba sa mga sugo ng Diyos at sa gawain pagsusugo ng Diyos? Ganito nakasulat sa ikalawang kronika 26:15-16. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumabangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdadalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Ano ang noon pa ay ginagawa ng iba sa mga sugo ng Diyos? Ang sabi sa ating binasa, kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos. O hindi ba naranasan niyan maging ng kapatid na Felix Manalo sa mga huling araw na ito? Kung ano-ano ang itinatawag ng mga tao sa kanya, tinutuya siya. Kung ano-ano sinasabi nila sa gawaing itinataguyod ng sugo. Iglesia daw ni Manalo, manalista, at kung ano-ano pa ang sinasabi nila. Tinutuya nila ang sugo, hindi raw nakapag-aral, ni hindi raw nakapagtapos ng katon. Sabi nga ng Abining, katon. Yung katon sa panahon ng sugo, ang ibig sabihin nun, pag nakatapos ka nun, ay nakatapos ka ng basic na pagsusulat at pagbabasa. Ang sabi ng mga tumutiligsa noon sa sugo, ayon sa matandang ministro na si kapatid na Vivencio Pineda, ay tinutuya ng mga kumakaaway sa sugo ang sugo at sinasabi na hindi nakatapos ng katon. Ang tawag po ay katon. Ano po? Tinutuligsa nila. At kung ano-ano pa. Subalit, eto mga kapatid, pakinggan niyong mabuti ito. Yun bang sabihin mo na kulang ang itinuro ng sugo sa iglesia o hindi pa sapat ang mga leksyong itinuro ng sugo? Eh hindi ba panunuyarin yun sa sugo? Isipin natin mabuti yun. Yung bang itinuro ng sugo na ang tunay na iglesia ay ang iglesia ni Kristo? Nasa Biblia yun. Ito yung pinangunahan nila. Pinamahalaan nila. Pinamahalaan ng kapatid na Eranio Manalo noong nagpahinga sa ang sugo. Kapag sinabi na hindi na sila kasama sa iglesia ni Kristong yon na lumitaw sa Pilipinas, kundi isang bukod na entity yung kanilang samahan. Katunayan ay ipinarehistro na ibang samahan o organisasyon. Hindi ba ito'y tuwirang pagsalungat sa itinuro ng sugo na ang tunay na iglesia ay ang ipinarehistro niya noong July 27, 1914 at pinamahalaan nila? Dito
dapat maging maingat ang lahat. At ito ang isang katunayan ng dapat hindi tinutuligsa ang sugo at maging ang mga aral na itinataguyod ng sugo. E bakit po kaya sa lahat ng panahon at ay may pagtatakwil sa mga sugo ng Diyos na ang nakatatawag pa ng pansin, merong ilang nagtakwil sa sugo at sa aral ng sugo na kabilang sa kanyang bayan. Katunayan ito, sabi sa nakikita natin no, sa screen. Ano sabi? Dinustaan niya ang kanyang mga propeta, di walang kabuluhan ng kanyang mga salita, tinuya ang mga sugo ng Diyos, hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan. Sa makatwid, merong napabilang sa bayan na gumagawa na hindi sang-ayon sa itinuro ng sugo. E bakit kaya may ganun? Alamin natin, batay pa rin sa pagtuturo ng Biblia, sa Jeremias 18:18. Nang magkagay sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa sardote o ang payuman sa pantas o ang salitaman sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. Bakit sa lahat ng panahon ay may pagtatakwil sa mga sugo ng Diyos at ang malungkot yung iba kabilang pa sa bayan ng Diyos? Sapagkat kung napansin natin, ayaw nilang pansinin o ayaw bigyan ng halaga yung mga salita na itinuro ng sugo. Para sa kanila, mas magaling sila. Yun ang nakalulungkot doon. Ano pa ang dahilan? Nagkatha-kathaan niya sila ng mga bagay. Kumatha o mimbento ng kung ano-anong doktrine. Nahulog doon sa tinatawag pong doctrinal adventurism. Kaya kung ano-ano na itinuturo na hindi naman itinuro ng sugo ng Diyos. Ang malungkot pa ay kung sino yung naninindigan sa panig ng mga itinuro ng sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw nito, kung sino yung nananatili sa mga aral na tinanggap sa sugo, yun pa ang pinagsasabihan at kinakatahan ng kung ano-anong mga intriga at kung ano-anong mga salita. Nakalulungkot at nakatatawag ng pansin. Kaya ano ang sinasabi ng Panginoong Kristo? Kapag ka ang tao na daya ng maling aral na itinuro ng hindi naman sugo o hindi ayon sa aral ng sugo ang itinuro, kanino yun? Hindi po kami sasagot kundi ang nakasulat sa Biblia sa patotoo ng Panginoong Kristo sa Lucas 8:12. At ang sa mga tabi ng daan ay ang mga nakakinig, kung magkagay dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mangaligtas. Makatwid ay isipan ng diablo at gawa ng diablo na yung mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo alisin sa puso ng mga hinirang. Ano layunin ng diablo upang hindi sumampalataya at hindi maligtas? O di mapapahamak. Kaya nauubliga ang mga tunay na ministro na ituro at sariwain yung mga aral na itinuro ng sugo mula pa noon. Hindi sapagkat gustong manuliksa, hindi po, kundi ang layunin, ingatan ang mga hinirang ng Diyos. Madaya eh. Kawawa naman. Sayang yung mga sakripisyo. Sayang yung paninindigan sa mga aral ng Diyos. Sayang yung mga tiniis na pagsubok at iba't ibang pag-usik. Sayang kapag ka hindi na malagi sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito.
At hindi po totoo, mga kapatid, na ang mga itinuro ng sugo noon, kulang pa. Hindi po. Ito para sa kabatiran po ng lahat. Ang sabi ng kapatid na Iranyo Manalo, nagkaroon kami ng, nagkapalag kami ng pagkakataon, makapakinig sa isang pagtuturo o lekturang isinagawa po nila. Ang sabi ng kapatid na Iranyo G. Manalo, lahat ng mga aral ng Diyos at leksyon na dapat makarating sa iglesia hanggang sa araw ng paghuhukom ay naihanay na ng sugo bago siya pumanaw. Ang ginagawa na lang ng namamahala noon, kapatid na Iranyo Manalo, ay ginagamitan makabagong salin para maging angkop ang mga termino sa makabagong panahon. Subalit, ang leksyon, gawa na yan ng sugo noon pa. Maging yung mga leksyon tungkol sa muling paglitaw ng Iglesia ni Cristo o ang pagtitipon ng mga hinirang sa malayong kanluran, ang muling pagbabalik ng Iglesia ni Cristo sa dating tahanan kung ipinarehistro ang Iglesia sa Roma, maging ang extension ng misyon ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito, sa dako ng mga hintil at sa iba't ibang panig ng daigdig, may leksyon na na inihanda ang sugo po diyan na itinuro ng kapatid na Iranyo Manalo nung natupad na yung leksyon na inihanda ng sugo. Walang ibang leksyong inihanay ang namamahala, kundi kung ano yung leksyon at itinalaga, inihanay ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang kapatid na Felix Manalo, yon ang itinuturo sa iglesia. Kaya maling-mali na sabihin may kulang pa, meron pang hindi nakasama, kaya dapat magturo pa ng iba. Mali yon. Ibang-ibanghelyo yon, mga kapatid. Eh bakit po nililiwanag natin yan? Ano po ba ang sama kapag ka hindi aral ng Diyos na tinuro ng sugo ang natanggap at sinampalatayanan ng tao? Ganito nakasulat naman sa ikalawang kronika, 15:3. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong sa sardote at walang kautusan. Ano po sama kapag hindi aral ng Diyos ang tinanggap? Hindi na natili doon sa aral ng Diyos na tinanggap mula sa sugo? Nawawala ang kaugnayan sa Diyos. Eh kabilang po siya sa bayang Israel, kahit na. Katulad ng nangyari noon sa ibang Israelita, hindi na sila sumampalataya, niwala nila ng kabuluhan yung tinuturo ng sugo, eh nawala sila ng kaugnayan sa Diyos. At hindi katakataka na may kabilang sa bayan na nagkaganon. Bakit po? Eh hindi kasi yung aral ang itinaguyod eh, kundi ipinipilit yung sarili nilang kata o yung kanilang sarili. Maaring sabihin po ng iba, eh, sa sardote tinutukoy dyan. Sino po ba yung sa sardote tinutukoy dito? Malakias, 27. Sapagkat ang mga labi ng sa sardote ay dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ng kautusan sa kanilang mga bibig o sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po yung sasardote? Sino yung sasardote tinutukoy? Sugo ng Panginoon. Kaya dapat mag-ingat ang lahat. Kung ano lang yung tinuro ng sugo. Kung ano lang. Wala namang kulang dun eh. Hindi po ba, mga kapatid? Eh kasi po yung pangalan po ng Diyos, hindi po. Ano po ba tinabi ng Panginoong Jesucristo nung tinawag niya at nanalangin siya sa Diyos? Diba sa Juan 17:1-3, hindi lang natin nakasama na ilagay dito sa talata. Pero ang nakalagay doon, Ama, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila,
iisang Diyos na tunay. Sino po ang tinuturo na iisang Diyos na tunay? Ang Ama. Ano tawag ng Panginoong Jesucristo? Ama. E kung yun ang itinawag ng Panginoong Jesucristo, bakit naman tayo gagamit pa ng ibang termino? E yung pinakapangulo ng tunay na iglesia, ang tawag sa Panginoong Jesucristo ay Ama. E di ba dapat kung ano yung bahagi ng katawan na pinangunguluhan ng pangulo o ng Panginoong Jesucristo, e dapat gawin, sundin. Gawing example na yung ginawa ng pangulo. Tinawag niya ang Diyos na Ama, tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ano dakilang biyayang kaloob ng Diyos sa kanyang subo sa mga huling araw na ito? Ganito nakasulat naman po sa Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa marami na nating pag-aaral, nalaman na natin na ang katumbas ng salitang anghel sa talatang ito ay subo, at ang ibang anghel na binabanggit sa ulang ito ay natupad sa kapatid na Felix Manalo. Saan magmumula ang sugo ng Diyos na hinuhulaan sa mga talatang ito? Sa sikatan ng araw o silanganan na ang katuparan ay ang bansang Pilipinas. Ano pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang sugo? Taglay ng sugo ang tatak ng Diyos. Sapagkat ang kanyang gawain ay pagtatatak. Nag-iisa ba ang sugo sa gawain ito? Kaya nang alam natin, hindi po. Meron siyang mga kasama. Kaya ang sabi ng talata, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ano ang kapalaran ng mga tao mapapabilang sa gawain ito ng sugo ng Diyos? Mapapabilang sa mga alipin o mga lingkod ng Diyos. Gusto lang namin ipapansin ang termino doon sa hula na hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang sabi po ng ila, doon nga kami kasama doon sa aming matatakan. Opo, sige po, for the sake of argument, tanggapin natin sandali. Subalit, ano ang kapansin-pansin? Nasa talata din ang sagutin. Kung talagang kasama ka doon sa hula na hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos, dapat yung itatatak mo o ipangangaral mo hindi iba doon sa itinuro nung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Dapat pareho, dapat consistent ang itinuturo nung kasama ng sugo doon sa itinuro ng sugo. E kapag ka iba, ay hindi ka kasama dyan. Sa hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang alipin ng ating Diyos. E ano po ba yung tinutukoy ng Biblia na tatak? Paano pagtatatak? Bakit natin sinabi, hindi kinalaman sa aral yan at pangangaral? Ganito nakasulat naman po sa Efeso 1:13-14. Na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Alin po yung tinutukoy na tatak? Espiritu Santo. Paano yung pagkatatak? Ang sabi, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo
na inyong kaligtasan. Sa makatwid, gaya ng binanggit po namin, hindi iba sa aral na itinuro ng sugo yung ituturo ng tunay na kasama niya sa kahalalan ng pangangaral. Hindi iba. Hindi iba. Kung ano yung itinuro ng sugo, yun lang ang isinasalin ng mga tunay na tagapangaral na kasama ng sugo sa kahalalan. E ano kabutihan? Pagka namalagi ang mga tao ng Diyos sa mga aral na itinuro ng sugo at ng mga tunay na kasama ng sugo sa kahalalan ng pangangaral. Ang sabi, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos na sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Sa makatwid, kinikilala ng Diyos na kanyang pag-aari at makakasama hindi lamang sa pangakong Espiritu Santo, kundi makakasama sa sariling pagmamana ng kaligtasan. Kaya napakahalaga na mamalagi ang lahat ng Iglesia ni Kristo sa mga aral ng Diyos na itinuro mula pa sa panahon ng sugo. Maaring dumarating ang pagkakataon dahil sa mga iba't ibang karanasan o pangyayari o maaring hinanakit sa kanino man o sama ng loob sa kanino man, natutokso yung iba na tumanggap ng mga aral o ng mga bagay na nakasisiya at naaayon sa kanyang pakinig. Delikado po yun. Masama yun. Bakit po hindi ikapagtatamo yun ng kaligtasan? Ano katunayan nun? Anong katunayan na maging ang mga apostol, yan ang napakaigpit na bilin at itinuro ng lahat ng mga Kristiyano mamalagi dun sa aral. Pakinggan nyo, ganito nakasulat po sa Filipos 1:27 hanggang 28. Ano man ang mangyari, sana mapansin po yan, ano man ang mangyari, ano mang karanasan, anumang sama ng loob, anumang kalamidad, anumang problema, anumang pag-uusig, anumang pagsubok, anuman ang mangyari. Ano sabi po? Mamuhay kayo ng naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, makarating man ako o hindi sa inyong piling, ay mabalitaan ko'y kayo'y nananatiling matatag sa iisang isipan at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo na hindi kayang pahutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. Ito'y palatandaang sila'y mapapahamak samantalang kayo'y ililigtas ng Diyos. Ano daw po ang dapat gawin ng mga hinira? Ano man ang mangyari, mamuhay ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Mamuhay ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo upang hindi man anya makarating dyan o hindi man magkita-kita personalan, sabi niya. Eh, manatili na sama-sama sa iisang nanatiling matatag sa iisang isipan at sama-samang ipinakikipaglaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Pagkat yan ang ikalim. Kaya ito ang sana bulay-bulayin ng lahat ng mga tao na niyo. Marami ng karanasan ang mga hinirang, lalo na yung matatanda ng Iglesia sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Marami ng pagsubok ang dinaanan, marami ng kapigatian na tiniis, maraming masasakit na pangyayari sa buhay na kung minsan hindi akalain na mangyayari yun, pero naganap. Ipinahintulot ng Diyos na maganap. Hindi upang humiwalay sa mga turo at aral na itinaguyod ng Iglesia. Hindi po. Kundi ang dapat makita ng Diyos, lalong nanghawak dun sa aral. Lalong itinaguyod yung aral.
lalong nangunyayapi at manghawa sa magagawa ng Panginoon Diyos. Lalong itiniwala sa Diyos ang kanyang buhay at pananampalataya at lalong nanindigan sa panig ng Diyos, sa panig ng kanyang mga salita. Ano man ang mangyari, ito ang inaasahan. Ano pa inaasahan ng Diyos sa kanyang mga hinirang? Pakinggan po natin sa Isaiah 63:7 hanggang 8. Aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw at ang pagpupuri na uul sa Panginoon ay sasariwain ang lahat ng magbabagay na kanyang ginawang kaloob sa atin at ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig, sinabi ng Panginoon, sila ang lingkod ko na aking hinirang. Kaya naman ako'y di pagtataksilan, ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakat mga kahirapan. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Mga lingkod niyang hinirang. Katulad sana ng inasahan ng Diyos noon sa Israel. Kung napansin natin yung mga unang bahagi ng talata, sabi ng Diyos, aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamahal. Ang pagpupuri uul sa Panginoon, sasabihin. Ang lahat ng mga bagay na ginawang kaloob ng Diyos sa Israel, inisa-ise, yung kabutihang ginawa ng Diyos sa Israel, yung ginawang bunga ng pag-ibig ng Diyos, bakit isa-isa yun na pinabanggit ng Diyos sa kanyang lingkod? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa huli, sila ang aking lingkod na aking hinirang, hindi nila ako pagtataksilan. Yun ang ini-expect ng Panginoong Diyos. Yun ang kanyang inaasahan. Ginawang po ng kabutihan itong mga hinirang ko eh. Tinawag ko to sa tunay na paglilingkod. Pinangakuan ko ng kaligtasan. Inililigtas ko sa kapahamakan at mga kahirapan. Eh hindi sinila ako pagtataksilan. Hindi nila ako pagtataksilan. Yun ang sabi na, sinirang ko sila eh. Yun ang inasahan ng Diyos sa Israel. Kaya lang nakalulungkot. Hindi ito ang ginawa ng mga Israelita. Hindi katapatan ang ginawa ng mga Israelita. Anong ginawa? Inagpaksilan ang Panginoon Diyos. Kumatha ng kung ano-anong prinsipyo at mga aral. Bunga ng nakaranas sila ng mga problema sa ilang mga pag-uusig, nahirapan sila, nasaktan ng kanilang amor propyo, nawala sila doon sa tinatawag na comfort zone ng buhay nila nung naranasan nila yon. Sa halip na manindigan sila sa panig ng pagtitiis at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano ginawa nila? Pagtaksil. Kumatha ng iba't ibang mga araw. Hindi sana mabigo ang Diyos sa mga hinirang ngayon sa mga huling araw na ito. Napakalaki ng puhunan ng Diyos sa mga hinirang. Napakabuti niya. Hindi mailarawan halos at hindi kasya ang buong panahon upang sabihin ang napakaraming kagandahang loob ng Diyos sa bawat isang hinirang niya o tinawag niya sa Iglesia ni Kristo. Sa mga huling araw na ito, hindi dapat magtaksil ang mga hinirang. May aral na tinuro mula pa sa panahon ng sugo, itinaguyod dyan ang mga namahala sa iglesia, yun ang dapat natin itaguyod at sampalatayanan. Yun ang dapat kilalanin at alagaan, bulay-bulayin. Higit sa lahat, yun ang dapat sundin ng mga hinirang. E paano po pagka napakatindi na ng mga pagsubok, napakasakit na ng mga karanasan, pinagdadaanan ng mga lingkod ng Diyos, napakahapdi na po sa damdamin ng mga nararanasang pangyayari sa buhay. Dagdag pa na nandyan ang mga kalamidad, nandyan ang iba't ibang pagsubok at pag-uusig, dagdag pa na sa mundong ito, dumilitaw ang mga epidemya ng mga sakit, ang mga nakapangangambang sitwasyon
na araw-araw ay maaaring masagupa at maging biktima ang mga tao ng Diyos. Ano dapat gawin ng Diyos? O anong dapat gawin ng mga tao ng Diyos para makatiyak silang malalagpasin nila para makararating pa rin sa kaligtasan? Ganito nakasulat sa Awit 25, Isaiah 18:20-21, ganito sinasabi ng Biblia. Lingunin mo ko at iyong kahabagan sapagkat nalulungkot ako at nahihirapan. Nag-iibayo ang mga kabalisahan ng aking puso sa aking pagdadalamhati. Palayain mo ako. Basdan mo ang aking paghihirap at pagkabagabag at iyong pawiin ang lahat kong sala. Bantayan mo ako at iyong iligtas. Huwag mong pabayaan ako'y mapahiya sapagkat ako'y sa iyo nanganganlong. Ingatanawa ako ng pagtatapat at ng katwiran sapagkat ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ito ang dapat hilingin sa Diyos ng mga hinirang niya. Lalong-lalo na po sa panahong sumasamba ang mga hinirang sa ating Panginoon. Hilingin sa Diyos na alalahanin niya at alibin niya ang mga lingkod niya sa panahon ng kabagabagan, ng kalungkutan at kahirapan. Patuloy siyang magdalang habag at pawiin at pautawarin ang lahat ng pagkukulang at pagkakasala. At siya nawa ang laging magligtas sa lahat ng kapahamakan. Sabihin din sa mga ng mga hiniran sa Diyos na siya ang kalungan at pag-asa. Kaya tulungan niya wa ang mga hiniran niya na namamalaging tapat sa kanya sa buong panahon ng kanilang buhay. Sige po, tayo tatayo at mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Nagsugo ka po sa mga huling araw na ito sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo. Sa pagsusugo mo sa kanila, nakabahagi ng dalisay na aral at ebanghelyo ang iyong mga hinirang. Nakabahagi ng tunay na aral ang iyong mga anak at ng ito'y sampalatayanan at isagawa ng iyong mga lingkod naging dahilan upang mapabilang sa banal mong Iglesia. Salamat po sa iyo ng marami. Kulang ang lahat ng mga salitang pwedeng sabihin ng mga anak mo ang ilalanin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal po sa iyong mga hinirang. Lamang dumarating ang pagkakataon na kagagawa pa rin ng kamalian, ng kasalanan, ng pagkukulang iyong mga anak. Malimit, hindi naman po sinasadya. Palibas ay bihangganan lang ang kakayahan. Mga taong nakalilimot. Mga taong dahil siguro sa mga karanasan ay nasaktan ang loob. Maaaring dahil sa mga pangyayari nagkaroon ng iba't ibang bagabag. Hindi kinaya nabulog sa pagkakamali ang mga hinirang mo. Maari po bang maawa ka? Mahabag ka sa mga anak mo. Huwag mong itakwil. Mamalagi pa rin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig. Mamalagi ang iyong pagkalinga. Sapagkat wala namang ibang pupunta na magalingkod mo, kundi ang maglingkod sa iyo. Walang ibang pupunta na magalingkod mo, kundi magsilbihan ka hanggang sa mayang banal na nagsinumpaan sa iyo ng iyong mga anak. Nung tawagin mo sa iglesia, mabautismohan, ito ang panunumpang ginawa sa iyo.
na kahit ano ang mangyari, maglilingkod sa iyo, sasamba sa iyo, hindi ka matataksilan, mamamalakin. Mamamalakin ang ibigin ka ng iyong mga anak. Ayan ang matulungan ko sa mga kahinaan ang palakasin mo, sa mga kahirapan ang alalayan mo, sa panahon ng pagsubok at mabibigat ng pasanin, pag-aangin mo ang pasan, sa panahon ng kalungkutan ay bigyan mo ng kaaliwan, sa panahon ng karamdaman ay pagalingin mo, sa panahon ng mabibigat ng pagsubok at iba't ibang suliranin, yakapin mo ang aking mga anak at itaguyod mo ang nagsapit ng bayang pangako mo sa iyong mga hinirag. Alalayan mo po ang iba't ibang mahal namin sa buhay na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Kahabagan mo, malamin Diyos, mabalagi sila sa pagtitiwala sa iyo. Mabalagi sila sa pag-ibig sa iyo. Patuloy na purihin ang napakabagal pagal. Patuloy mo rin kaligahin ang sambahayan ng kapatid na Iran Dumanalo. Huwag mo silang pababayaan. Saan man sila naroroon, ingatan mo sila. Huwag mo silang iiwan sa mga nasa kalagayang gipit at nasa pag-uusig. Lalo na nga kapag may magpapata sa kanilang buhay, ipagsagkalag mo, Ama, na malaging buhay't malakas. Alang-alang po sa patuloy pa rin naming paglilingkod sa iyo. Pagaligin sa mga karamdaman ng iyong mga anak at mamalagi po ang pagtupad sa iyong mga kalooban. Pakiugnay lagi po sa diwa at layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw na ito. Ang lahat po'y sa ngalan ni Jesus. Dakila po namin tagapagmumuhay.